Papakita ko sa inyo kung paano ko siya niluluto. And also, mayroon akong secret ingredient na inilalagay sa kanya. Hindi ako sure kung ginagamit din yun ng ibang tao. Pero ayun, may secret ingredient ko yun. Claim ko na akin yun. Aloha! It's me, your Edma Arte. If you're new to my channel, welcome! If you're not new to my channel, welcome back again! For today's kaartehan, nakita nyo naman? Yes! Nandito tayo ngayon sa kusina kasi ang gagawin natin is walang iba kundi magluluto. Magluluto tayo ng aking favorite na pork sinigang. So, madali lang naman itong lutuin. Actually, walang kaartehan to. Medyo matrabaho lang siya kasi kailangan niyo maghiwa ng maraming gulay, ganon. Kaya ko to lulutuin kasi nirequest siya ng mga kawork ko. So, ayun, papakita ko sa inyo kung paano ko siya niluluto. And also, mayroon akong secret ingredient na inilalagay sa kanya. Hindi ako sure kung ginagamit din yun ng ibang tao, pero ayun, may secret ingredient ko yun. Claim ko na akin yun. So anyway, favorite din to ng asawa ko. Parang feeling ko lahat ng tao, lahat ng Pinoy favorite yung sinigang. Well, ay, masarap kasi talaga siya, di ba? So ngayon, umpisa na natin. And samahan niyo akong magluto ng ating pork sinigang. Let's go! Siyempre, ang pinakauna nating kailangan gawin is maghugas ng kamay. Naman natin gagawin is magsasaing. Dahil kapag hindi ka nagsaing at natapos na ang pagluluto mo ng sinigang, malulungkot ka kapag walang kanin. Kaya make sure meron kang sinaing. Next natin is hiwain natin itong mga and now, for our ingredients, ito ang ating mga kailangan. First is itong gabi. Naniniwala ako na gabi siya, pero ang tawag dito is yam from Thailand, which costs $3.49. Diba? Medyo pricey siya. Anyway, ang next naman natin is itong chili or sili. Ayan. And then, of course, itong chinap natin kanina, pork belly and spare ribs. Imimix natin siya together para mas malasa. And of course, itong mamasitas, sinigang sa sampalok. Naghanap ako ng sinigang sa gabi pero wala akong makita kaya ito na lang. And then itong eggplant, talong na medyo chubby. And then ang next naman natin is itong lady finger, okra. And itong long beans or sitaw. Tingnan nyo, long talaga siya. Ayan. And then, ang susunod is itong beef cubes. Kahit na pork yung meat natin, beef cubes yung ginagamit ko para mas malasa. And then, tomatoes. And then, onions. And then, radish. And then, salt and pepper to taste. And then, sharp spinach. So, ayan ang ating mga kailangan para sa ating pork sinigang. At mamaya ko sasabihin ang ating secret ingredients. Yan. And then, hihiwain na natin itong onion and tomatoes.
feeling ko matigas. So, kailangan yung mango. Next natin ilalagay is itong labanos. At ngayon, ilalagay na natin ating secret ingredient. Ito. Tapos. Yes, ito yun. Mga ilang patak lang. 1, 2, 3, 4. Yun na. Sharp spinach. Ilalagay na natin to and after maybe 3 to 5 minutes we're done at makakain na tayo finally! Para naman. Makakaya tayo kayo. And this is the moment of proof. Luto na siya. Kukuha na tayo at kakain na tayo. So happy. So malalaman nyo na luto na siya. Actually, pwede nyo lang papayin kasi yung gulay naman, itong leafy vegetable, itong sharp spinach, mabilis naman siya magluto. So, ngayon, kuha tayo ng eggplant. Yes. And then we're going to, of course, get hanap tayo ng laman. Ito, radish. So, tapos na ang ating pork sinigang. And now, kakainin na natin siya at gutom na gutom na ako. Let's pray! Tikman natin. Maunti lang yung nilagay kong kanin para hindi masyadong halata na matakaw. And of course, my favorite drink, water. Taste it. Sarap. Usually, nagpre-prepare ako ng patis na may calamansi, pero no need na. Dahil nga, sobrang, ayaw ko, feel ko hindi ko na kailangan siya. So ngayon, titigman na natin kung gaano kalambot itong karne. See? Nagbe-break siya. Let's see. Dito ka nga, water. Sakto, biglang umulan. Harap. Pwede na talaga ako magkasawa. Nung tinitigman pala natin is putol pala yung ulo ko. So ngayon, magtatapos na ako dito sa aking kinakain. And sobrang masaya ako sa kinalabasan. Parang feeling ko, consistent naman pala ako kapag niluluto ko to. So ayun na nga, ubusin ko na to. Always remember to be happy and thank you all guys for watching. Please like, share, subscribe, and please click the notification bell for more updates. Thank you all guys for watching. See you on my next vlog. God bless! Bye!